ang ruminant industry ay isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng protina para sa mga kanayunan. Ang pagiging sustainable ng industriyang ito ay hinahamon ng pagliit ng mga pastulan dala ng land use conversion. Bukod dito, 95% ng ruminant animals ay naalagaan ng mga magsasaka na ang lupain, karaniwan ay nasa isa't kalahati hanggang 3 hektarya lamang. Kinakailangan na makahanap ng alternatibong pakain upang ang ruminant industry ay umunlad at maging kompetitibo. Ang banana stalk na tinatapon lamang pagkaani ng saging at ang water lily na isang maperwisyong akwatikong halaman ay may potensyal na maging mga sanhi ng sustansya para sa ruminant animals, lalo na para sa pagatasang baka o dairy cattle. Dahil dito, ang Dairy Training and Research Institute o D3, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños ay nagsagawa ng pananaliksik na pinamagatang Feeding Value of Banana Stalk and Water Lily in Dairy Cattle. Ang proyektong ito ay pinondohan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research o DABAR. Ang pagkandak po ng feeding trial ay napakahalagang pamamaraan, no, para po masabi natin ng isang pakain ay nararapat, no, especially that ang pagatasing baka ay nagbibigay sa atin ng masustansya o source ng masustansyang pagkain. So ang kailangan lang po nating siguraduhin ay ang ipapakain natin ay malinis. Ito po ay walang epekto sa health, no, ng ating alagang hayop, para nang sila ay mas ma-encourage pa, no, na mag-produce ng maraming gatas. Ang pagpapakain ng banana stalk, no, ay kailangan po para makita natin ang kanyang quality, ang kanyang potential para maging pamalit na pagkain ng ating mga pagatasang baka. Habang inaalam natin ang potential ng banana stalk, kung ito ba ay naaangkop na ipakain sa baka, kinailangan po natin talagang magkaroon ng kontroladong eksperimento. Sa eksperimentong ito, kailangan po nating magpakain sa isang grupo ng pagatasing baka at para malaman natin kung ito ba ay katanggap-tanggap sa ating mga hayop at pag ito ba ay kinain, ito ay makukonvert pa sa gatas, no, na gusto natin na inumin. Ang banana stalk po ay you can feed them fresh, no? Habang kinokondak namin yung feeding trial, nakita naman po namin na walang problema sa aming mga hayop, no? At given po yung dami ng banana stalk doon sa pagkain ng baka, maganda naman po yung pagtanggap nila doon sa banana stalk. Ang banana stalk, relatively, medyo matubig po ito, no? Pero with right processing, kung saan po tinatanggalan natin ang excess moisture, ang nutrient content po nito ay maaari pong pumarehas din lang sa common napier grass. Doon po sa ating pananaliksik, no, kung ano ba ang naaangkop, no, na level ng banana stalk, no, yung ating pong saging, usahan ng saging, ano ba ang tamang dami para masabi natin na ito ay magbibigay ng magandang production, no? Masasabi po namin na pagkatapos ng trial ay malinaw po nating mairirekomenda sa ating mga nag-aalaga ng pagatasing baka na sa panahong may kakulangan tayo, no, ng damo, no, particularly ng dry matter para sa ating mga alagang baka ay masasabi po natin na hanggang 10% pwede po natin ipakain ng banana stalk. Wala pong magiging epekto sa kain, wala pong magiging epekto sa
kalusugan ng ating alaga ng baka. Wala pong magiging epekto sa dami ng gatas. At of course, dahil ito po ay isang alternatibong pakain, relatively, mas mababa po ang magiging cost ng ating pakain. And hence, dahil mababa yung ating kosto ng pakain, mas magiging profitable ang dairy farming sa ating bansa. Ang water lily, o yung tinatawag po natin technically water hyacinth, ay posible din pong ipakain sa ating pagatasing baka. Medyo kailangan lang po ng konting ingat no, dun sa ating feeding trial, kasi alam naman po natin ang water lily ay marami no, dito sa mga ating lawa, no, sa ating mga ilog, sa ating mga bukid, kung saan sila po ay pinaniniwalaan na malaki ang naiaambag para sa paglilinis ng tubig, no, kung saan ang water lily po ay sinasabi na medyo mataas ang mga unwanted na nutrient or chemical contents. Pero hindi po ito naging hadlang para isagawa po natin yung feed evaluation ng water hyacinth or water lily. At kinailangan lang po na medyo maingat no, ang ating paraan ng pag-feeding trial ng ating water hyacinth or water lily. Sa pagpapakain po ng water lily, minabuti po natin na gawin itong silage. No, ito po yung pagbuburo ng water lily ng sagayon ay mas safe ito na ipakain sa ating mga alagang pagatasing baka. Kailangan lang po na kolektahin no, ng fresh at right after collection, kailangan iproseso at i-insile. At after 21 days, ito po ay pwede nang i-store ng higit hanggang 6 na buwan no, na hindi magkakaroon ng deterioration sa quality. Ang pagpapakain po ng water hyacinth, nakita po namin na epektibo, no, katanggap-tanggap sa ating mga baka sa approximately 10% no, sa dry matter requirement ng ating mga alagang pagatasing baka. Wala po kaming nakitang problema as far as yung acceptability o yung dami ng kinakain, kalusugan ng ating alagang baka at dami ng gatas na pinuproduce nila araw-araw ay normal naman po. No? At masasabi natin na it is safe to feed inside water lily or water hyacinth to our dairy animals kung ito po ay nasa bahagdan lamang ng hanggang 10% ng kanilang araw-araw na pagkain. Ang isa sa part po ng ating pag-aaral sa feed evaluation ng water lily ay pag-alam po kung ano ba yung concentration, dami ng related nutrients or yung sustansya na pwede nating makuha doon sa water hyacinth or water lily. Nakita po namin na ang dami po ng mga sustansya ay halos kalapit din lang po ng sustansya na meron tayo sa karaniwan na native grass. At masasabi po natin, pag kinumpara natin yung native grass kumpara sa water hyacinth or water lily, ay masasabi po natin na halos magkapareho po yung nutrient content. Meron po tayong isinasagawa ng mga experimental methods kung saan tinitingnan natin kung kaya ba talaga na i-digest ng ating animals, no, ng ating dairy cows, yung water lily sa loob ng kanyang kiyan. At isa po dito, yung in situ dry matter degradability kung saan atin pong ini-incubate no, yung feed sample dun sa loob ng rumen no, ng ating dairy cows. At after incubation, different incubation steps, nakikita po natin na fairly acceptable to the rumen microorganism yung ating alternative feed. Nakita po namin yung sa digestibility part, no, nakita po namin na hanggang 40% pwede po siyang pakain. No? At dahil ang water lily
ay tinuturing po na to some extent mapaminsala sa ating mga mangisda, no, kasi po ito ay invasive aquatic animal. Ang pagpapakain po nito sa ating mga alagang baka ay maaari po na magdulot ng pagbawas ng negative effect ng water hyacinth sa ating mga bodies of water. At ang kakulangan po sa lupa, no, ay partly masosolusyonan. Mga konting panahon na lang po siguro, no, habang meron pang konting kailangan na gawing perpekto yung technology ng pag-ensile, no, hindi lang po ng water lily o kaya processing nito, no, para mas maging madaling i-handle. Palagay ko po sa susunod na 6 na buwan pwede po tayong maka-recommend, no, sa ating mga magsasaka kung paano ito mas maayos na iproseso, i-handle at ipakain sa ating mga alagang baka. Ang research po natin sa water lily ay nangangailangan pa rin ng konting analysis, no, particularly dun sa presence ng mga chemicals na sinasabi natin na posibleng mataas dun sa water hyacinth. Nang sa gayon, pag tayo ay magrekomenda sa ating mga magsasaka, no, sa ating mga nag-aalaga ng baka, ay siguradong-sigurado po na sa kabutihan, no, hindi lang po nung baka, yung kalusugan ng baka, kung hindi yung safety at magandang klase ng gatas ang mapuproduce ng mga baka na pinapakain natin ng water hyacinth or water lily. At makikita po natin na kung mapoproseso po natin ng mura, no, ang pagkolekta, ang pag-i-ensile ng water hyacinth or water lily, mapapababa po nito ng malaki ang kosto ng pakain ng ating mga pagatasing baka. Parte din po ng pag-aaral natin ay alamin kung ang pagpapakain po ng water lily or ng banana pseudostem, kung ito ba ay acceptable sa growing animals. Ibig ko sabihin, ito yung mga lumalaki na batang mga baka. Nakita po natin na sa level po ng 20%, no, ay maaari po natin gamitin ang water lily or banana stalk para masubstitute ang napier grass, para nang sa gayon sa mga panahong kulang ang pagkain ay hindi magutom, no, at ma-maintain natin yung productivity ng ating mga dairy animals. Ang D3 po ay patuloy pong gumagawa ng mga feed evaluations. No? Kailangan po na patuloy nating i-evaluate, no, kagaya po nitong water lily, kung pwede rin bang itong ipakain sa ibang klaseng animals, no? Hindi lang po yan sa pagatasin, kung hindi rin sa palakihing baka, no? Sa dairy farming, ang isa pong possible area, no, of research that we want to go into will be yung fattening, no, ng ating mga males, kung saan ito po ay walang gamit, no? But if we have a feed resource like water lily or water hyacinth na pwedeng ipakain at makapag-promote ng mas mataas na body weight gain, paglaki ng ating mga baka, ay magkakaroon po ito ng magandang impact, no, ng mataas na impact sa ating mga dairy farmers at madadagdagan yung kanilang source ng income sa dairy farming. Sampu po ng mga kasamahan namin dito sa water lily at sa banana stalk, banana pseudostem feed evaluation. Gusto po naming pasalamatan ang Bureau of Agricultural Research, Department of Agriculture, sa pagbibigay po ng nararapat na pondo, no, para po maisagawa ang ating feed evaluation nitong alternative feed stuff na ito. Ang participation din po ng ating mga dairy farmers, no, kung saan sinasagawa natin yung mga feeding trial, no, yung pong
pagbigay nila ng tulong na atin pong magamit yung kanilang mga dairy animals bilang mga experimental animals ay kailangan po ng pagpupugay. Ang Dairy Training and Research Institute ay patuloy po na gumagawa ng mga pag-aaral, particular po sa pagpaparami ng ating mga quality dairy animals. At the same time, naghahanap po ng mga pamamaraan, particularly yung pagkain, no, para po bumaba yung cost of feeding our animals. And in doing so, maka-recommend tayo sa ating mga dairy farmers ng mas cost-effective na rations. Kung mababa po ang cost ng ating feeds, ay sigurado po mas tataas yung kita ng ating mga farmers. At of course, magiging profitable yung dairy operation at marami po tayong maiinganyo na pumunta sa dairy farming. Noong nakaraang episode, tampok ang feeding value of banana stalk and water lily in dairy cattle. Isang proyekto ng Dairy Training and Research Institute o DTRI, College of Agriculture and Food Science, UPLB na pinondohan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research o DABAR. Ang paghahanap po ng alternative na pagkain ay napaka-importanting area ng research, no, na kailangan po natin na continuously ginagawa, no, as far as the Dairy Training and Research Institute is concerned, dahil alam naman po natin na paunti na ng paunti ang lupa, no, kung saan pwede tayong magtanim ng damo ng mga legumes na kinakain ng ating mga alagang baka. Isa rin po sa challenge, no, ng pag-aalaga ng baka ay ang pangangailangan ng maraming lupa, kasi ang ating alagang baka ay nangangailangan po, no. Halimbawa, meron tayong isang ektaryang pasture area, ang kaya lang pong pakainin ng isang ektaryang pasture area ay mga isa hanggang tatlong baka. At dahil papaunti na ng papaunti ang ating lugar, no, para gawing pastulan, mahalaga po na maghanap tayo ng alternative na pagkain. Ang pagpapakain po ng water hyacinth at banana stalk, nakita po namin na epektibo, no, katanggap-tanggap sa ating mga baka sa approximately 10% no, sa dry matter requirement ng ating mga alagang pagatasing baka. Wala po kaming nakitang problema as far as yung acceptability o yung dami ng kinakain, kalusugan ng ating alagang baka at dami ng gatas na pinuprodus nila araw-araw ay normal naman po. At of course, dahil ito po ay isang alternatibong pakain, relatively mas mababa po ang magiging cost ng ating pakain. Kung mababa po ang cost ng ating feeds, ay sigurado po mas tataas yung kita ng ating mga farmers. At of course, magiging profitable yung dairy operation at marami po tayong maiinganyo na pumunta sa dairy farming. Lahat, nandito po kami ngayon para italakayin yung aming ginagawa sa aming project na pagpapakain ng banana stalk or yung pinagtabasan ng saging at yun, ihahalo po namin sa damo na tinatawag na napier grass. Bakit nga ba, Talia, kailangan natin maghanap ng mga parang alternative or yung pwedeng ihalo sa napier grass? Ba't hindi na lang puro napier grass yung ipakain natin sa mga baka? Tuwing tagtuyot po, minsan ay nawawalan po tayo ng supply ng napier, kaya minsan kailangan natin maghanap ng mga alternatibong pakain sa baka. Ah, oo, tapos may sinasabi rin sila kasi na
di ba, nagkakaroon ngayon ng urbanization, ng mga pasture area. So, ang nangyayari, yung mga pwedeng pagtaniman ng napier, nawawala na. Kasi ginagawang subdivision, ginagawang tinatuyuan ng building. Kaya ayun po, gumagamit tayo ng vertical space. Kumbaga yung, di ba kasi yung napier, tumutubo sila, pahaba. Tapos yung banana stalk, pataas. So, ibig sabihin, kailangan natin ng mga halaman na pataas kung tumubo para hindi masyadong malaking lugar yung ino-occupan nila. At saka, ang natural na nangyari sa banana stalk pagka-harvest ng saging ay tinatapon na lang ito. So, naghahanap tayo ng pwedeng gamit sa isang bagay na patapon na. Okay. So, sige. Simulan na natin yung pagtitimpla ng ating tinatawag na ration o kaya pakain. Meron tayo dito isang buong banana stalk. Ito po ay na-chop na chinapo namin sa chopper. Tapos, asin, molasses, or tinatawag nilang pulot, at saka napier. Napier. So, Dalia, paano kung wala akong chopper, anong pwede natin gamitin? Pwede namang ito ay chop gamit ang itak, or kung anumang available na pang-chop sa inyo. Okay, simulan na po natin ngayon ang paghahalo ng ating pakain para sa baka. Gawin natin isang kilo muna, Dalia, no? Sige. Okay. So, kung isang kilo, tapos gusto kong maghalo ng 10%, bale, ng banana stalk. So, at titimbangan ko ngayon ng 900 grams ng napier. Okay, sumobra. Yan! Okay. Tapos, paano kung... sige, paano naman ang 100 grams ng banana stalk? 100 grams na banana stalk. Tapos, ano pa ba ihalo natin? Haluan natin to ng molasses at ng... Gano'n kayo karami? Normal, ang normal na paghalo ay mga 3% ng total na ipapakain mo. So, bale, kung ito ay 1 kilo, gano'n karami nun? 1,000 grams, ano ang 3% mo? 30. Okay. So, take 30. Okay. Ba't ba natin hinahaluan ng molasses at asin? Kasi para mas maging masarap para sa mga baka. Kasi kung ito lang magiging masyadong matabang. Eh ito kasi molasses ay matamis, 'di ba? Mhm. Nakakadagdag din siya ng pang-inganyo dahil sa amoy niya na matamis. Wait lang. Sinisip ko ba? Sa isang puno ng saging, pag hinalo mo yun sa napier, ay sapat na yun para sa tatlong baka sa loob ng isang araw. Okay, perfect. Very good. Perfect mo na ba yung paghalo? Oo. Ayun o, ang ganda niya o. Evenly distributed. Okay, ngayong tapos na natin haluin itong pakain, pwede na natin ipakain sa mga baka. Elsie, sa tingin mo, paano makakatulong sa isang normal na magsasaka ang paghahalo ng banana stalk sa pakain nila? Okay, isang magandang tanong yan. Ganito, Talia, yung pakain natin ay nakakadagdag dun sa paggagatas ng mga baka. Kumbaga, kung yung baka natin ay gumagatas noon ng 8 liters, pwede siya madagdagan ng 1 hanggang 2 litro ng gatas. Tapos, mas maano rin to, mas mura rin tong pakain na to. Kumpara dun sa buong napier lang. Kasi syempre yung saging, mas mura siya kaysa sa napier. At pwede rin itong makuha ng libre minsan. Oo, pwede rin makuha ng libre. Ngayon, tatalakayin naman po natin ang pagpapakain ng water lily sa mga baka. Bakit water lily nga pala, Elsie? Well, yung water lily, hindi naman kasi sila tinatanim. Hindi sila nag-o-occupa ng lupa. Mas mura din sila kumpara sa napier grass. So, ibig sabihin, mas makakatipid yung ating mga magsasaka. So, sa pagpapakain ng water lily, ang gagawin muna natin, pag nakuha natin sila, huhugasan muna natin. So, ang mangyayari, i-chop natin yung ating water lily. Kapag wala tayong chopper, wala pwede naman. Chopper, pwede natin siyang i-chop gamit ang kutsilyo.
pag ibuburo mo siya o isa silage, mas maliit, mas maganda. Hinihiwa po natin ng maliliit para kainin po siya ng baka. Tapos, ba't nga ba kailangan buruhin? Kailangan natin siyang buruhin ng yung minimum po ay 21 days. Binuburo po natin siya para ma-preserve yung mga nutrients na kailangan at saka yung energy na kailangan, yung sugars na kailangan dun sa ating pagkain. Tapos, dun sa mga panahon na wala halimbawa, kasi yung water lily tinatangay ng ano, ng alon, wala tayong makuhang water lily sa dagat para meron tayong available na water lily. Ano ba yung mga nilalagay natin kapag tayo ay nagsasilage? Nilalagyan natin yung ating gustong isilage. Halimbawa, itong water lily, lalagyan natin ng molasses. Ba't ba nilalagyan ng molasses? Ba't nga ba nilalagyan ng molasses? Para mag-undergo yung fermentation process. Sa isang kilong water lily, kailangan natin ng 5% ng molasses. After nating mahalo ng maigi yung water lily at molasses, ilalagay na natin siya sa drum. Ilalagay po natin siya sa drum o kaya sa plastic na meron tayo para walang oxygen, walang hangin sa loob. Bakit kailangan walang hangin? Kasi yung fermentation process, mangyayari lang siya, o yung pagbuburo, mangyayari lang siya kapag yung bacteria na tinatawag natin na lactic acid ay nandoon. Yung lactic acid na nabubuhay lang siya sa environment na walang oxygen o walang hangin. Habang hinahalo natin ang ating silage at napuno natin ang ating lalagyan, kailangan i-ensure natin na walang hangin sa loob. So, bali ang ginagawa nila, tinatapakan nila para matanggal yung hangin sa loob. Tapos, kapag napuno na at nalagyan natin ng plastic yung itaas, isisil na natin ng matino itong ating lalagyan para walang hangin sa loob. Okay, ito ay ibuburuhin natin ng 21 days, at least 21 days. Tapos, kapag natapos na natin magburo, pagkatapos ng 21 days, ganito na po ang itsura niya. Okay, yung silage na dapat makukuha natin ay merong matamis na amoy o kaya acidic. Tapos, para malaman din natin yung quality ng ating silage, dapat i-ano natin sa pH test yung tinatawag nila para malaman yung acidity ng silage. So, yung magandang silage, meron siyang range ng 4 to 5 na pH. Ngayon, maghahalo na po tayo ng ating pakain gamit ang ating silage ng water lily o yung naburong water lily. Titimbang tayo ngayon ng isang kilong na pier. Dino lang. Okay, sa isang kilo po, 900 grams na napier ang kailangan kapag 10% na water lily silage ang ating ilalagay. So, bali kapag meron na tayong 900 grams, maghahalo po tayo ng 100 grams ng water lily silage. Okay.
Kapag meron na po tayo niyan, lalagyan din natin ng molasses at saka ng asin. Natig 30 grams. Tapos, haluin po natin ng maigi. Isa sa mga magandang benefits na nakukuha natin sa ating pagpapakain ng water lily ay tumataas yung gatas ng ating mga baka. Tapos, mas mura rin itong pakain kung ikukumpara sa purong nature lang. Kasi yun nga po, yung water lily ay matatagpuan lang natin kung saan-saan.